Pero sagot ng kapwa mamabatas na si Congresswoman Janet Garin na isang doktor, hindi dapat payagan ang paggamit ng ivermectin dahil sa negatibong epekto nito sa tao. Paniwala niya na pressure ang FDA na mag-release ng isang Compassionate Special Permit o CSP para sa isang ospital para gamitin ang ivermectin. Nakakalungkot po na yung institution, the very institution and the only institution in our country which is supposed to safeguard public health, na kung saan dapat na sigurado ang safety at efficacy ng mga ipinibigay sa tao, eh medyo nabuli, no? Ma'am, kung meron mo magko-comment patungkol sa tama at magandang gamot at hindi gamot, parang wala ho ata kayong kay. Medyo ayusin nyo muna ho yung issue ng dengbaksya bago ho kayo magkomento patungkol ho dyan, kasi parang wala ho kayo sa ano, sa posisyon para magkomento kung okay bang ivermectin o hindi, okay? Wala ho kayong K. Diretsyin ko na ho kayo, wala ho kayong K kasi meron pa ho kayong problema na kailangan pong sagutin muna patungkol dun sa dengbaksya bago kayo mangialam sa ibang gamot. Kasi kung sinasabi mo, kung pinayagan nyo nung panahon nyo yung dengbaksya at safety yung dengbaksya, okay? Tapos ngayon sasabihin mo, hindi safety itong ivermectin. Aba, may ibig sabihin nun. Bakit? Kabaligtaran na nangyari. So, ibig bang sabihin nun, kabaligtaran din ito. Diba? Yun lang naman sa akin eh. Kasi ang nangyari doon sa dengbaksya, alam naman natin, nagka-bulilyaso sa mga bata. Sinabi nyo safety, pero nagka-bulilyaso. So, ngayon, sinasabi mo, hindi to safety pa. So, ibig bang sabihin nun, safety. So, ikaw yung ano eh, wala kang credibility para sumagot dito. Okay? Paubaya mo na lang sa may mga credible na tao. Sa mga credible na doktor. Sila na lang siguro yung magsalita, wag na ikaw. Ganun lang. Set up na lang. Set up, ha? Pakiasikaso na lang muna yung dengbaksya. Tsaka kayo bumanat-banat. Okay. Nagkaroon ng parang desisyon, hindi base sa siyensya, kundi base dun sa narinig nila sa social media. Ang CSP po ay binibigay sa HIV/AIDS, full-blown AIDS, cancer patients na may life-threatening conditions, yung late stages of cancer, and emerging infectious diseases. Huwag bilangin ang tao. Tsaka pwede bang pakiayos naman yung audio nyo? Grabe, congresswoman ito ngayon eh. Dapat may budget ito. May budget yung opisina. Kasi may mga ano yan eh. May mga, ang tawag dito, mga consultant. Kumuha ka ng audio consultant. Ay! Kumuha ka ng mag-aayos ng audio mo. Alam mo naman ako, audio man ako, nairita ako pag ang pangit ng tunog eh. Bayan at paasahin na ito ay prevensyon or gamot kontra sa COVID. Pero tugon ng FDA, kaya po siya nabigyan ng CSP. Ang ganda ng komento ni Victoria Cabansag. Malaki ang pinagkaiba ng dengbaksya dahil under trial pa. Okay, kesa sa ivermectin, 40 years na. So Garin, shut up. And you have no more credibility. Yun yung gusto ko dun eh. So Garin, shut up. Nag-apply po yung isang ospital at nasubmit naman po niya lahat ng requirements. Hindi naman namin siya bibigyan ng Compassionate Special Permit kung hindi siya eligible. Kami naman po, ang FDA at DOH, ginagawa lang namin yung aming... So binigyan na Compassion Permit, ibig sabihin eligible yung ano. Sabihin, kasi kaya nga eligible yung ano, kasi nga, aprobado naman na yung mga chemical na ginagamit doon eh. Diba? Ibig sabihin, okay na. Ibig sabihin, hindi ma-aprobado. Safety. Okay. Safe. Maayos. Hindi naman illegal. So, ang kailangan lang aprobado ng compassion permit. Diba ho? So, yun lang naman. Mandato. Sumusunod lamang naman po kami sa patakar. John Consulta, nakatutok 24 oras. Okay, ito pa. Last.
Panawagan ng ilang grupong nagsusulong sa paggamit ng ivermectin kontra COVID-19, gumawa ng hakbang ang gobyerno para magamit ng higit na nakararami ang gamot. Nagbigay na po ng compassionate use permit ang Food and Drug Administration para rito, pero may nagsasabing hindi ito sapat. Nakatutok si Oscar Oida. Umapela na ang ilang grupo ng mga negosyante at civil society groups kay Pangulong Duterte at sa mga pinuno ng Kongreso na bigyang pansin ang paggamit ng ivermectin bilang murang gamot laban sa COVID-19 sa gitna ng pandemya. Ang apelang yan, pinirmahan na ng nasasampung pinuno ng iba't ibang grupo. Sandali. Maganda yung komento ni Cecil Jessel. Need the ma'am budget for next election. Bakit? Para mo naman sinasabing attack collect yung ginagawa ni Ma'am Jarin? Ganun po ba sinasabi niyo, Cecil Jessie? Na in-attack and collect niya ang kumpanya ng ivermectin? Ganun ba ang sinasabi ninyo? Ganun ba ang sinasabi ninyo? Kabilang na ang Employers Confederation of the Philippines, Philippine Bar Association, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Federation of Philippine Industries, at Volunteers Against Crime and Corruption. Nananawagan din sila sa Kongreso na magpasa ng batas o resolusyon para mapabilis ang akses ng taong bayan sa ivermectin. Mm. Binigyan na ng Food and Drug Administration ng Compassionate Use Permit ang isang ospital na nag-apply para makagamit ng ivermectin. Mm. Pero hindi kontento rito si Dr. Benigno Agbayani, isa sa mga doktor na nagsusulong sa paggamit ng gamot laban sa COVID-19. Hardly no impact. It will have no impact because most of the cases we have are 98 to 97% mild to asymptomatic. And only 1% goes to the hospital. And remember, ivermectin is best for prevention and early cure. So it will 1% will have no impact. Kaya nakikipag-usap na raw sila sa iba't ibang manufacturer ng ivermectin para hikayating kumuha rin ng Emergency Use Authorization o EUA. Ayon naman kay Party List Representative Mike Defensor na isa rin sa nagsusulong sa paggamit ng ivermectin, kung tutuusin, hindi na raw kailangan pang hintayin ng FDA na mag-apply ang mga manufacturer para sa isang EUA. Sa ilalim daw kasi ng batas, kapag may public health emergency, may kapangyarihan daw ang Secretary of Health na magpataw ng mga exemptions. Why can you make an administrative order? Gumagawa ka ng isang kautosan sa Department of Health para payagan yung ibang gamot. Pero itong ivermectin na marami nang nagsasalita, maraming testimony, at maraming nangyayari hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ayaw nilang payagan. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng Department of Health ukol dito, pero paglilinaw ng FDA. Ang CSP, hindi siya distribution. So nakasulat doon kung ilang pasyente ang gagamitin, kung ilang tableta, at usually nakalista doon na pwede mo lamang gamitin ito for one-time importation, valid within 1 year. So very limited yon. At definitely, hindi maaaring ibenta ang gamot sa labas, outside of those patients. Ang mga trials are for treatment, no, for management of severe, moderate to severe cases. Hindi siya for preventive kasi nga mga hospital, at binibigay natin to for life-threatening. So maganda yung ano, yung point dito. So yun nga ang problema kasi, di ba, ang point ng ivermectin according sa ibang mga pag-aaral ay to prevent. Okay? So sabi, sinasabi nga nung isang doktor, hindi madidefeat yung purpose kung hospital lang ang magbibigay, hindi naman nagpapa-hospital yung mga asymptomatic at saka yung wala pa, di ba? So, ang sinasabi naman ni Kong Mike, merong karapatan, merong kakayanan ang DOH na magbigay ng special parang permit. Duke, ninam ka naman. Kasalalay na naman sa'yo to. Bakit ba ayaw ninyong payagan kung ito naman ay safe sa ibang bansa? Ulitin natin paulit-ulit, safe ito sa ibang bansa. Hindi nga lang piniprescribe sa may COVID. Okay? Bakit hindi natin payagan ng ganun din? Sabihin lang natin, hindi ito gamot sa COVID, hindi ito prevention sa COVID. Hayaan nyo na yung doktor at yung pasyente ang magdesisyon. Diba? Yun lang naman sa akin eh. Kung safety ito at ginagamit
at allowed to sa ibang bansa, bakit hindi natin mapayagan? Yun lang naman, ang hirap bang intindihin yun? Ang hirap bang intindihin yun, Duke? Duke, namnaman oh! Parang awa mo naman, Duke oh! Kasi ganito eh, yung mga nagsusulong niyan, okay? Pinayagan sa ibang bansa, bakit hindi natin payagan dito? Then prove us wrong. Prove us the people na nagsasabing ito'y nakakatulong. O di payagan ninyo. O tapos sabihin ninyo, o hindi bumaba yung COVID cases. O tingnan nyo na, walang kwenta yan. O di tapos ang usapan, pero wala namang mamamatay pag ininom yan. Kasi nga wala namang itong side effect na masama kung tama ang paggamit. Diba? Yun ang tawag dun eh. Di mapapahiya pa yung mga nagsulong niyan kung pinayagan niyan tapos hindi bumaba ang kaso. Ano ba ang dahilan? Maraming, ilang milyong dahilan ba yan? Ilang milyong dahilan ba yan? Esme, uminom ka ba banat? Of course. No, hindi ko i-deny, uminom ako ng ivermectin. Oh, nabibili yan dito sa Australia na may doctor's prescription, sabi ni Cherry May Clark. Ibig sabihin nga po, parang antibiotic, di ba? Sa Pilipinas naman, di mo naman mabibili yung antibiotic nang walang kang prescription, di ba? Ibig sabihin, hindi mo siya masama. Hindi mo siya makakasama sa health kung gamitin ng tama. Yun lang naman ho yun. Ano feeling? I can feel it. Naalala niyo yun, si Alice Dixon, I can feel it. Ganon. Wala ka naman mararamdaman. Marami na akong nakaidob dyan. Kaya nga ako naiinis kasi dumadaan lang yung pailalim yan. Bahala kayo. Sigurado ko, ito eh, pupusta ko sa inyo. Ah, yung mga kumokontra ng ivermectin, pag yan pinayagan, iinom yan. Oh. Sigurado ko. Oh. Kung maaari, kontra-kontra lang yan, pero oh, iinom yan. Pero sa bagay, kasi ito eh, ganito lang naman yan eh. Isipin nyo ito, isipin nyo, very common sense. Okay? Pag pinayagan yan, kung hindi siya effective, walang mangyari, hindi siya effective. Hindi siya effective, hindi naman makakasama sa katawan mo. Di ba? Wala, tuloy ang buhay. Pag effective siya, ano mangyayari? Aba, talagang malulugi. Maraming malulugi. Maraming ospital na malulugi. Kung effective ha. Maraming maluluging mga pharmaceutical company. Nga eh, magsabi lang sila, magpakita lang. Ito, ganito lang kasimple, DOH, makinig ka, Duke, ha? Duke, makinig ka. Gusto mong tumahimik ang panawagan na ang ivermectin ay sa Pilipinas? Ganito lang, magpakita ka ng isang pag-aaral na nagsasabi, pag uminom ka ng ivermectin, okay, ng tamang dosage, at mamamatay ka. Magpakita ka lang ng isang pag-aaral. Magpakita ka lang, tameme na lahat ng tao. Kaya lang wala ka makikitang ganun eh. Ganun lang kasimple yun eh. Mayroon bang masamang may kasamaan nito pag ininom ng isang tao na sa tamang dosage siya, mayroon bang mapapahamak na tao? Magpakita ka ng isang pag-aaral na ganun, tapos na ang usapan. Oh. Yun lang naman ho sa akin, ha? O, tuloy natin. Illness in this case. Si dating Health Secretary na si Dr. Pauline Obial, sang-ayon na ligtas naman ang ivermectin. Oh. Pero ibang tanong daw kung mabisa nga ba ito laban sa COVID. Yan nga yung sinasabi natin eh. Sang-ayon naman na ligtas. Okay? Ibang usapan na kung siya ay makakagaling sa COVID. It will take time kasi nga ang COVID as of now talagang magulo ang utak. Yung virus talagang magulo eh. Ah, minsan minsan. Kaya nga, ang point dito, sabi nga nitong DOH dati, safety naman ito. Safety. Ang tanong nga lang,
kung makakatulong sa COVID. Kaya nga pinayagan yan kasi it was proven to be safe. So parang there's no adverse reaction on the body if you take it. Mm-hmm. Whether it can cure COVID or not, yun lang po ang tanong. Another uh-huh. question. Uh-huh. Dapat may establish mo na merong effect yung gamot doon sa course of the disease. Pero ang abiso ng Department of Health sa publiko, kung iinom ng gamot na hindi rehistrado, hindi masisigurado. Oh. Tapos Cristel V, feeling ko talaga mabisa ivermectin dahil madami na nagpapatotoo pero maraming pumipigil kahit dito sa US dahil madami na nag-invest sa vaccine, malulugi yung mga nag-invest. That's a theory, conspiracy theory, but I think it's on point. Ay, totoo. Sa tingin ko naman on point eh. Kasi nga naman, hindi, ito, common sense lang eh. Simple lang ha, simple lang. Isipin nyo na mabuti eh. Kunwari, pinayagan. Tapos, napatunayang ito'y nakaka-prevent. Kunwari lang, let's assume, okay, na ito'y nakaka-prevent. Oh. Anong mangyayari dun sa mga umorder ng vaccine, di ba? Kunwari lang ha, kunwari lang napatunayan. May point si ate. Iha, may point ka. Oh, di ba? Ibig sabihin, abay natural. Talagang mapapakamot sa ulo yung mga grabe. Ay, ivermectin pala makakatulong. Tapos, okay, kung mapatunayan lang naman. Pero gayunpaman, uminom na ako niyan. Ngunit, gayunpaman, ako po'y nag-iingat. Hindi ako lumalabas ng kwarto ko nang hindi naka-face shield at naka-face mask. Ha? Hindi ko ginagawa yon. Talaga naka-face shield, face mask ako. Pag magja-jogging man ako, doon sa alam kung wala akong katabi, face shield lang ang tinatanggal ko. Yung face mask ko, suot ko pa din. Kasi syempre, para ka naman tanga nagja-jogging, baka natapilo ka naman pag naka-face shield. Pero ng gobyerno na ito ay tunay na ligtas at talagang makakapagbigay ng proteksyon laban sa tinutukoy na sakit. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Ayan. Thank you very much, palakpakan. Cherylon Ibanez, hello, Banat Bay. I really enjoy your, love your blog. How to join the membership po. Nandyan po sa taas. I-click nyo yan. Nakita nyo sa taas ng comment box. O kaya may makikita kayo dyan salitang join. O kaya yan, merong links yan si Grace Life in USA. Okay? Yun, ha? Bakit di nila gamitin ng sangkap ng ivermectin para sa bakuna? Ay, di ko alam. Pasensya na, bodyguard, ha? Hindi ko alam mo kung ano yan, ha? Hindi lahat alam ng natatarok ng ating isip. Anyway,